Again, naman da kayo mga kaibigan. Oh, we got the player cams in available in our screen. Hmm, magandang bigayan to, man. Oo, man. Kita natin, oh. Sobrang expressive talaga ni Jeff. Cutie forever. Oo, man. Siya yung may shout video rin sa atin, eh, among all of our professional players. We need to put more character talaga. And of course, alam naman natin dito sa MET, sanay na sanay tayo mag-package nung kumbaga mga players at their prime. Mm-hmm. Diba? At yung pinaka-primera nila kapag naglalaro. Alam mo, itong mga pro players na to, sila talaga yung nagbibigay kulay sa ating mga tournament. Pero si YOLO dito, just going for Kaizo. Wow! Hindi niya ininda yung tower shots to. Just go straight in. Yeah. Wala tayong pake. Nakakatawa nga eh. Dive siya sa tower, no, di ba? No! Ito! Uy! Wasak! Nako, yanarp yung buhay dito ni Jelly Cutie Forever. Pero si Kenzo, mapapa-force ng flicker out. Apat sila dito, ha? Pwedeng ilaban nila yan lahat. Singkala po dun sa bandang frontline. Chuyan, nako, wala kang pag-uulugan dyan. Maraming panuntok yan. Crab fight, ibigay na yan sa White Rascals kung sakali. Oh! Uy, pero laban pa rin daw ang White Rascals at saka ang OG dito. First blood na nakuha ng Lancelot. Sabay may sagot dito ang White Rascal squad. And I don't know why, but they went for the they went for the Akai rather than the Lancelot. The Lancelot was there, but technically Lancelot dito has the dash mechanics kasi. So if you would actually go for the damage on him, mas madali siyang makakatakas kaysa dun sa Akai. So it's a very good decision making na lang din siguro for the side of White Rascals. Let's see another crucial fight on this one. Yun pala, Lancelot, no, priority para maibigay kay Zapno dito. Again, both of these two teams would have to hover doon sa upper side, upper left side ng ating mapa because the turtle is now alive. They have an idea of where the crucial might be. Kasi gelito dito, ha? Bata pa to, man. Sakto lang sa Gately, mga kaibigan. Alam mo ang interesting part dyan, no? Pag nag-stay ka sa brush na yan, kita mo yung nasa kabilang side ng fence. Mm-hmm. Doon sa mid-lane brush, yung mid-lane brush, as in, nakikita mo kahit may nakaharang na fence. Normally sa ibang MOBA, sabihin, hindi kita yan, eh. Ibig sabihin, over the backwood. Nakakatingin ka over the backwood niya, mga kaibigan. Ito isang malaking backwood, walking backwood doon, na kayang gumawa ng backwood. Si Kenzo, on the Grock Lesnar, medyo bawas na yung bato dito, pero hindi maganda kapag binawasan mo ang bato kasi mali ang na-absorb mo. Mga kaibigan, yung Turtle Buelo yata yung White Rascals doon, inik ko na retribution dyan. And might be a 1-1 or maybe 2 members in exchange for the Turtle. 3-1 tayo ngayon. I mean, for Obs Gaming dito, they're really punishing kung ano man yung mga pinipilit ng White Rascals dito. Gelito getting caught out. Gusto trying to get out, but the stun is there. Yeah. Zap na dito just being very, very aggressive sa kanyang Lancelot. Flicker ba yun? Alam mo, ang naaalala ko, sabi sa akin ni Baring Sus, top global daw to, eh. Si Zapno? Oo, kilala si Zapno, my man. Nag-uusapan nga lang natin yung condo niyan kanina. Na paano ka pa rin? Anyway, ang ganda. I think hindi lang kay Zapno doon. He was the one who was getting the resets. Not to mention the damage that can be dealt here by the Lancelot. Pero you'd have to comment the Lolita earlier. Flickering in just by surprise without any hesitation with Lumion Blast. And that is how it's done for the Lolita. Nice one coming in mula kay YOLO dito. And that should enable them on getting the 3k lead. Not to mention an early kind of sizable almost 1k gold lead. Pero si Jeep Cutie Forever, nakakuha ni Zapno mga kaibigan yung crab coin. Naipit si Kenzo. Yung bato, dinikdik sa bato. Naku, nagkabatuan sila dito, man. Yan mga kaibigan. Eh, nandito na si Yamcha. Tingnan natin kung, oy, flicker in, umall in, pero hindi nakuha. Alam mo, yung knock-up. Si Wolfpang Beast. Si Wolfpang Beast. Oo. Naku, ay, eh. Yamcha, diba? Yun yung ability ni Yamcha, eh. Tsaka mamatay. Only deaths. Oo. Mga kaibigan, ha? Buti pa nga si Clearin, no? At least may Android, ano ka? Tsaka may storyline. Si Yamcha, pagka na deads, nadamay lang. Pero ito, nakuha rin yung top lane. Pantayan na to, man. Para yata may rason magalit si Goku. Parang ganun. No? Kaya namamatay si Yamcha. Pero umabot nga sa point, wala na rin pa si Goku kay Yamcha, no? Sabi niya, lagi kang deads. Ayoko sa'yo. Sobrang lalakas ako. Yabi, mga kaibigan, so far, one death dito ang ating Argus. It's still not paying off. The biggest punishment here is si Kenzo, nanlalambot yung bato. Even OG here, the Obsidian Gaming Squad, napaka-intuitive ng rotation nila. The first one to tag this turtle. Reposition ngayon, si Zapno is trying to spot out nasan ang Gusion dito. Naipit si Inuzaki. Ipit na naman kay Inuzaki, mga kaibigan. But the ultimate is activated and they won't even target Inuzaki here. Nice retribution by the Gusion. Focus here for the two. And Zapno already on the mega kill streak, going for the chase on this one. Didikdikin pa rin.
with a phantom execution. Itong si Grock, mga kaibigan, Zapnu here with 5-0-0. Alam mo, let's be critical with that fight. I think we have the time. Oo. Yung laban kasi dito ng Obs Gaming, kung paano nila i-take, yung White Rascals, hindi nila napapansin. Chip down lang sila. Unti-unti. Sundot lang, sundot-sundot lang. Na parang isipin mo, ah, we can fight this naman after nung lahat-lahat nakuha namin yung turtle, namin sila sugurin, yung damage namin. Kapag nakuha yung turtle, lahat sila, down na ng sobra. Yes, yes. So, hindi na nila talaga kaya lumaban, na kaya lang nila gawin, tumakbo. Yes, actually, kaya nilang tumakbo eh. Ang taas ng build capacity ng Grock dito in the form of the Guardian's Barrier, haharangan mo yun. May pantakas ang Gushon, may pantakas ang Chu, even this Argus, mga kaibigan. Pero wag na usapang takasan, kung may usapang laban na naman, go for the main lane here. It's the Hurricane Dance at madi-display syempre dito ang ating membro ng White Rascals. Mga kaibigan, 3-3 doon sa baba pero 0-0 ang mawawala. Pero doon sa gitna, mga kaibigan, nagkakaroon ng away. Gelido dito, getting caught out, Jeff Cutting forever, mga kaibigan. Will throw the Flying Swords. He will get the kill on Gelido. Pero dito sa baba, nagkakaroon ng away. Zapnu dito, will go down. Nahuli ni Hayabusa. Pakbet, trying to run away but Hayabusa dito with the double kill. Napakalakit, napakamassive ng presensya ngayon ng White Rascals. In that instant, was able to push out the mid lane, was able to push out even the bottom lane. Chumi-chepi-chepi, pero ang malaking bagay, I mean, 25 seconds lalabas yung Lord, pero sobrang risky kunin ito. Ayun na nga yung sinasabi natin, yung push for that inner bottom lane turn. Tingnan natin kung anong movements. Laki! Absorb! Laki! Ang haba ng troso mo! Yappy, mamin. Lumalaki rin yata. Ayun na, yung Lord, man. Yung Lord, 10 seconds. 10 seconds, pero ewan ko kung kukunin nila yan. Medyo mataas yung chance na malulos sila dito sa laruan natin. Ngayon, mga kaibigan, may lamang na ang White Rascals. Ito na nga yung sinasabi natin. Quite surprising coming in mula sa OG squad kasi this is considered as a top tier team. And so far, yung groove nila, nasaan? Kasi yung groove nila, sinasayawan ng EDM dito ng White Rascals. At alam mo, yung little drummer boy natin dito na si Sapnu, with the Lancelot, come dito on me, para papampam. Pampam, no? Grabe na yung damage na binabato dito. Para kay Lord 5-1 na yan. Oo, the newborn king. Yun na nga, mga kaibigan. Tingnan natin. Isa pang malaking bagay dito, may late game scaling na imatindi rin. Si Inuzaki, jump in. 2 safety si Dian dito, habang Zapnu kasama rin siya. Everyone eyeing on the Pero tama yung ginagawa ng White Rascals dito, hindi sila nagpapasindak eh. Kasi usually for Obs Gaming, kapag nanalo sila ng dalawa, hindi na lumalaban yung ibang teams eh. Yapi, alanganin yung pwestuhan doon na yung Kagura wala sa laban na yan. Pero eto na nga, yung White Rascals dito, hindi sila takot. They're just gonna go for the aggressive. And Kenzo, pumasok siya sa loob. Yeah, pero ito, nagamitan siya ng ulti. Magandang timing. Ayan, tingnan mo. Bulong-bulong papasok talaga si Gushon ngayon kasi yung triple siya yung ginagamit. Pero na-support siya ni Akai kung sakali. Also, the stun coming in from Pakbet. Si Pakbet ngayon ang lulutuin. Over, meaning on that one. YOLO for the backline. YOLO sa likod. Medyo weirdo yun kasi si YOLO yung tank mismo dito para sa OG. At yung OG mukhang EOOD ng White Rascals. Si Kenny, buhay pa pala, mga kaibigan. Habang si YOLO naman ang iniinuzaki. Pero tingnan natin kung itutuloy yung dive. Hindi naman, merong Crepas din. May siege creep doon. Shinkala po here, dealing with the two. And you could see Inuzaki active. Going for the tower. Wala siyang pakialam. Just go for the tower. Yes! Nakuha niya yung pakay niya. Yabi. Nakuha niya yung kay Zoko dito with an answer, mga kaibigan. Yun, mga kaibigan. Ito ang maganda na ginagawa ng White Rascals. Hindi sila natatakot. Nilalabanan nila yung Obs Gaming sa muka. Yeah. Habang hindi napapasin ng Obs Gaming, pinupugak-pugak sila. Yes, alam ni Inuzaki, he has the siege creep pushing on that inner bottom lane turret. Alam niya na kahit i-stall yung kanyang ultimate mismo dito, he can use that one just to destroy the turret. Ooh. Maganda ang pinapakita ng White Rascals. Ang kailangan na lang nila dito is to find one clean team fight. One pick off or one clean team fight, pwede nila kunin yung Lord and they can go for the push. Yeah. Tier 3 tower na yung pinag-uusapan natin dyan. That is a very fragile tower, yes. Kung iisipin natin in terms of objectives. Yes, the interesting part here kasi matters is that nananalo yung White Rascals in terms of split push. Pero ang tanong, is that enough para makakuha ng team fight or ng laban mismo sa base when choke points are smaller, when maps are smaller, di ba? Kasi one thing or another, kailangan kalabanin ng White Rascals sa team. Ooh, ito Obs Gaming, yun lang. Level 13, kay Zoku, mga kaibigan. Naku, kay Zoku. Ano to? One Piece, kay Zoku ni. Ooh. Omiwamaru. Kumbaga, saktong-sakto rin. The power of Kisuna and Nakama. Kisuna and Nakama. Oo. Nakaki.
The Haki. Ibigan. Observahan natin, ladies and gents, lalo pat sinimulan na kaagad ng White Rascals yung Lord dito at sasabayan sila sa pamisa ng Ops Gaming. Pasok si Pakbet pero yung luto na spill, mga kaibigan, knock up coming in from the Lord. Nakuha ni Lolita. Nakuha ni Lolita. OG, that's how it's done with the OT once again dito sa White Rascals. Mga kaibigan, si Kago na bayad dun. Meron siya nakuwang patay. Si Kelly to sa Gendy. Di na nga nakaabot si Kaizoku. Si Kaizoku nasa taas. Pumipitas na, yeah, mga kaibigan. Kalaban niya si Saber doon. Pero si Kenzo dito inuunti-unti, mga kaibigan. Oh, nakumpleto no, yung push doon sa top lane inhibitor. Pwede ang iwanan yan. Si Kenzo na iwanan yan. At mga kaibigan, there will be the quick push coming in mula dito sa Ops Gaming, cutting their losses, mitigating whatever is the push established here by White Rascals. And OG dito, Obsidian Gaming trying to break the tower before the Lord comes out. Yabi. Ma'am problema, yung Lord pumunta dun sa may taas. So, hindi sila sasamahan ng Lord dito sa gitna. Yabi. Yung carefree push nila dito, medyo magiging mahirap. And they're trying to go for the Hayabusa. Hayabusa dito, going down. Napa-flicker pa si Hayabusa dun. Nakadikit siya dun sa may konting fence, konting gilid-gilid. Pero nahuli rin mismo sa gilid. Mga kaibigan, Ops Gaming, pwede pa rin bawiin. Face check. Ako, napalapit sila. Pagka nag-face check na, wasak face mo. Yabi. Oh, oh, op. Ay! Huli ka, boy! Hindi. May idea sila. Nakita, shishing ka lang. May idea sila. Alam nila na marami. Yin-yang overturn! Malaki ito on sa tatlo. Mga kaibigan, binati pa ng ultimate Lolita dito. But 3 games kay Kelly though with a Gushion back out with the ultimate to use on that one. Nature's buff na ginamit ni Kenzo dito. Pero kulang sila. Sila ay tatlo. Parating na rin si Lord dito. And you can see how OG goes for the push with their 4-man squad here into the inner top lane. Okay na to. They stalled the push. Buhay dito mga kaibigan si Kaizoku. Si Kaizoku ang nagdadala ng ulam para sa kanila. Yabi. Kaizoku dito mga kaibigan, number one. Kaizoku number one, you're the real MP3. Hindi na napindot dito ng Cargos ang si kanyang SSE. Ay! Mga kaibigan, into the backline, Kaizoku goes all in with the double kill. And yung Gushion pinabonus pa yung Kagura dito. Di ba mayroong background story sila? Yung pala yung Hayabusa yon. Diyan naman, once again, try to spot out at pigilan yung advance dito ni Shin Kalapu. Kaizoku doing the work now for the bottom lane. Simulan ang ritual sa baba. And hindi problema mga kaibigan sa White Rascals dito ang mag-clear ng waves. Marami silang waves para mag-push back ng sobrang bilis dito. They have the Hayabusa, they have the Croc, they have the Gushion. Hindi problema sa kanila yon. Yabi, 15-9, ladies and gentlemen. And so far, ang may lamang po dito ay ang Ops Gaming. And the interesting part here is na-push out yung Ops Gaming dito sa kanilang top lane side. Pero ayun eh, napaka sobrang patas. Yun talaga yung tunay na estado ng laruan natin dito. Shin, this might be a full-blown team fight, ha? Sigurado yan. This, pero hindi pala full-blown. Nandun si Argus sa baba. Hindi rin full-blown. Hindi full-blown, may pause eh. May pause, may tactic. Na tayo magagawa dyan. Full-blown pause, full-blown pause. Ayun, mukhang ano yata yan? Tactical pause yata, no? Nagkaroon ng stretching, mga kaibigan. Pero it came to a point, may player camera pala tayo. Di ko na nga napapansin, no? Di ko na nakikita yung itsura ng mga players natin sa sobrang init ng laban, mga kaibigan. And ow! Ang ganda ng laban. Ang ganda ng laban just because, mga kaibigan, hindi nagpapatinag ang White Rascals. Yabi, wala nagpapatinag. Nagigits mo yung Ops Gaming dito, nasa kanila yung kills eh. Pero kung sindakan ang dating, walang nasisindak. Oh, pero yun, masyadong tumapang. Yun nga mga kaibigan, masyadong tumapang actually yung Ops Gaming dito. Nag-pay off naman. There's gonna be the Phantom Execution, sabay ultimate din ni Saber dito. Full lockdown, eh chupa nga yun. Eh yung chuna yun na hindi gumagalaw, naglalakad lang. Alam natin, Shu is most effective kapag ginagamit niya yung kanyang Jin Gundo. And he keeps on putting the hustle down to the enemy team. Pero kanina, I was thinking paano magpupush dito ang White Rascals. Mukhang ang dapat mag-isip ngayon kung paano makakuha ng push ang Ops Gaming. Pero ito, ciao mga kaibigan. Alam mo, si Sapno dito, medyo kailangan niyang kailangan niyang ilagay yung teritoryo na naman ulit. Another pause mga kaibigan. Technical na, no? Yun pala si Sapno, pag nagpapatunog ng daliri. Malakaneki. Kaneki style. Alam mo, kakanood ng ano yan eh. Kakanood ng Tokyo Ghoul, no? Kaka-cellphone mo yan eh. Kaka-cellphone nga, mga kaibigan. So, ayan. Uy, ano yun? Galit. Sa teammates yan. Hoy! Isika lang, boy! Isika lang! Huwag kang galit! Huwag kang galit.
Lance, na Loki naman nagalit. Alam mo, sabi nga ng mga, sabi ni Lon at ni Duno, huwag kang mainis. Mahal ang patis. Mahal ang patis. Eh, kakalagay pa lang sa kanya yung player camera ko, may ginawa ng karumal-dumal. Galit sa mga players. Eto, nagre-reply. Nagre-reply. Oh, si Gelido. Iniwan yung bata sa Gelido. Ikaw, kuya, easy ka lang. Anong galit? Pwede na lang natin pag-usapan yan. Nasa kabilang kwarto ka lang naman. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. Nervous. Ayan, mga kaibigan. Si Emmy Sapnu. Si Emmy Sapnu. Mga kaibigan, tamang chill bill lang at we are back into a very, very tight and close game. This is not good for the Hayabusa. My idea, maybe ang OBS Gaming dito, pero pinarecall na lamang kung sakali, and that should be a freedom. Naramdaman ni Hayabusa ang nirotated siya, so tatlo ang pinadala dito sa ating Lord. Ang tanong, lalaban nga ba o ikukontinue yung Lord, or yun si Hayabusa nanlande sa taas, nag-re-engage pa? Oy, magandang ginagawa dito, just taking it out mga kaibigan, pero Saber dito, nakuha siya. And I think he will go down. Unstoppable dito mga kaibigan for Zapnu. But still, the Lord dito nakuha. Yeah. And namatay si Akai. Yapi. Yeah, so, kahit papano, that is an assassin exchange for the tank. Pero either way, if you count, mag-anap tayo ng lamang doon. Medyo parehas. Is ano yon, White Rascals. Kasi nakuha naman din yung Lord at the end. Andaan mo, ang Hayabusa dito mag-respond din yan, 24 seconds. And for the side of OBS Gaming dito, they can't really afford to go for the push knowing that the Lord is going to their base. Yun nga, no? Nandun sa may bandang taas, mismo yung Lord. So the thing here is that White Rascals now has an opening to take the fight into the base mismo ng OBS Gaming. Some of them will recall, very interesting. Some of them will not. That's gonna be an Argus. Maybe go for the top. Pero makikita nyo mga kaibigan, si Gelidon Shinkalafu dito without any creeps, shoving and clearing that one. Maybe to open up this tier to mid lane. Kailangan may maipalit dito ang White Rascals. Parang walang napuntahan yung Lord at sacrifice ni Hayabusa doon. Pero tingnan natin, mukhang wala nga talaga. Pero eto, they can, if they get this pick of mga Argus. Kaibigan, Inuzaki. Grabe naman, tinatak yung sarili si Gelido. Naku po, naipit sa gilid. Yun lang, napa-advance si Gelido dito. Mas advance pa kay Inuzaki na yung ultimate ay bayad na bayad. Kung saan yata nakuha niya, na-soak up niya yung damage dito ni Kagura. Mga kaibigan, 18-10. And OG was able to complete the defense there. They could opt out in doing the offense now para sa White Rascals. Lalo pat, lima sila, apat lang yung kabila. Mainit yung dance block ni Gelido eh. I mean, kukunin mo yung kill. Pero that is not a safe kill. For this kind of ano na, yung parang crunch time na, you should go for the safe kills. I mean, you can always go for the plays, for the risky plays, pero kasi sobrang risky naman nun, pumasok ka ata sa apat. Yabi, dun sa likod ha, dun sa likod. Si Inuzaki nga, okay na yung ult niya eh. Umangat yung buhay niya. The interesting part there is that Argus should be the one na nagmamasim dun sa likod, pero hindi. It was Gelido pa. Napamali ng Q, mga kaibigan. Phantom execution, may ultimate nga ba si Inuzaki dito. But here comes Kenzu. Again, mga kaibigan, this is a full-blown fight. Let's see where will the new blast be clasted. Rather, it will be a Tone Rose. Naku, namatay si Hayabusa. Si Hayabusa doon sa baba. White Rascals losing the Rascal side ng kanilang pangalan, mga kaibigan. Dahil ngayon silang inaalas ka dito ng OG na may lakabal si Inuzaki. Lolita, naku po, sumabugan lahat. Lots of red health buffs are getting removed. Someone is regenerating Inuzaki. That is multiple flicker. Ikahuli ayan kay Lolita, pero ginamit na yung blast. May crowd control pa nga ba, mga kaibigan? Alam ni Zap nung kailangan gawin. Go for the push, humiwalay na dyan, at tingnan natin kung hanggang saan tayo darating sa base mismo ng White Rascals. Gaano kadalas ang minsan, mga kaibigan, Hayabusa dito going down, at pagka may Hayabusa, may nagdudusa. Kaso yung Hayabusa, Yatarp, mga kaibigan. So, ayayan buhay. Lahat ng kalaban ni Hayabusa dito. Nakapush na po dito ang OG sinimulan ni Zapdu. Mga kaibigan, tatlo na lamang sila. Make that apat. Kumbaga, go for the base maybe. Pero makunat din si Kenzo kung sakali ginamit. Si Kaizo lang, mga kaibigan. Pero wala pa rin namatay. Actually, immortality pala yon. And sa Kaizo na maalam dito. This is the game. Kenzo lalo pa. Gelido sa Gedli. Siguro go for the split. Hold nyo lang kung kaya. Pero hindi dalawa. Sabay recall si Gelido. Napamalisa ng punta dito. At mga kaibigan, this is not good. This is a fight na ngayon pa lamang darating si Gelido. Sapno dito, Kenny. Pwede tumumba. Sapno tumumba dito, mga kaibigan. Sapno dito, napatay ni Gelido. Gelido, mga kaibigan, magagawa niya pa to. Yun ang problema. Si Jan dito, nag-ulti. Lolita dito, mga kaibigan, pinasabog. Ang dami pasabugin si Pakbet. Amoy Pakbet. Naku, uy, Shinkalabu.
Shing Kalabu! Mga kaibigan, ah, diba? Ang aga si Shing Kalabu, pumasok siya para tumatras. Paano ka atras kung hindi ka papasok? Yun nga mga kaibigan, bali, parang umabante pa atras, no? Oh. Yung mga kaibigan, again, going back for what unfolded in that game, very interesting. Gelito attempted to go for a split doon sa may top lane, then recalled, mga kaibigan, or maybe tumakas, then recalled. Pero what happened there? Just in time, dumating din si Gelito doon, antas pa rin ang damage, hindi biro na pwedeng manggaling dito sa Gusion. And, ito, level 3 to. Level 3, mga kaibigan. This is a very close fight. YOLO! Ganda. Sila Lancelot dito, napapatakbo na, sabi Yapi nila sa Hapno, pinapatay yung Lord. Yapi, binapatayan din lang din si YOLO dito, pag yan na-set upan ng Flicker Numion Blast at lalapit nga talaga si YOLO dito sa may laban pa. Mga kaibigan, 15% ang buhay ngayon dito ng ating Lord. Si Champion Jumpera dito kay ano, Saber. Dinikdik sa dingding! Yun nga mga kaibigan, here comes the Kagura, go for the stun here, all in kay Kaizuku. Laban across the board na napakasalita. Sino ang makakuha? Nakuha nung Argus mga kaibigan, pero naubos sila unti-unti dito. Shing Kalapu. Disperse, mga kaibigan. Dalawa ang natira. That's gonna be the two. That's gonna be Kenzu. Tingnan natin mga dead timers. 35 seconds, 43 seconds. Quite vanishing dahil yung base nila dito. Kinakatukan ng krepas, mga kaibigan. Hindi mo naman kailangan labanan yung Lord kung matatapos mo na yung game ngayon eh. Yun naman talaga yung ginagawa si Kenzu dito. Will go down. Shing Kalapu. Tinamaan mga kaibigan na stun and that is game. Ladies and gentlemen, ang palakpak mga kaibigan at ang pagkakamot sa ulo ni Jeffy Cutie forever Team OG. Ops Gaming takes this game 1, a very intense battle. And looking at White Rascals dito, nakangit